matindi si boss. Ayaw nyo lang maniwala. Magdidikit lang kayo sa akin, mga bata. At nanlagi magkaroon ng mantika mga nguso nyo. Sa susunod, mas malaki pa dyan ang kakanay natin. Ayos, okay. Pera yun. Taso! Bossing! Sige lang, inom lang inom. Ay, pulutan na, oh. Ay, pulutan, oh. Ano mo ba to? Boss, pinasok tayo ng mga polis. Ano? Magsigalat kayo! Saan ka pupunta? Tinapura ka ng lintik. Paghahanda na kita ng almusal. Umaga na. Di ba naman ako nagugutom? Kamusta yung operation ninyo? Mabuti na lang wala kaming casualty. Pero matinding grupo na kasagupa namin. Puro mga ex-military at mga ahul na pulis. Ano ba yung intelligence ninyo? Baka naman balang araw ay sila pang magpahamak sa inyo. Hindi kami mapapahamak. Basta't may baong kami dasal mo. Sana gano'n na nga. At isa pang mahalagang bagay na dapat na ipatupad ninyo sa inyong mga nasasakupan ay ang magandang relasyon sa pagitan ng ating police force at ng mamamayan. Kayo bilang mga precinct commanders ang inaasahan kong magpapatupad ng kautosang ito. Excuse me, sir. Si Captain Legasca po. Come in, Johnny. Siya nga pala. Congratulations for last night's operation. Thank you, sir. Take your seat, Johnny. Bago ka dumating, kasasabi ko lamang sa mga opisyales na nandito ngayon that I have relieved the entire command of Precinct 5 from the commander all the way down to the last patrolman assigned there at present. Now that you're here, Johnny, I'd like to tell all the officers present that I am appointing you as the new commander of Precinct 5. General, isang colonel o di kaya isang major ang siyang dapat maging isang precinct commander. General, dapat sumunod tayo sa seniority rule. Sa palagay ko, sir,
Tama si Colonel Santos. Para may iwasan natin ang di pagkakaunuan. I have made up my mind, gentlemen. It's Captain Legazca. Sila kayo! Lakay! 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 O bakit? Dalawang araw na kami hindi pinapakain dito eh. Puro tubig ang binibigay sa amin. Gutom na kami. Pakainin niyo naman kami. Gutom na kami. Lakay! Hoy! Sino ba rito? Paano wala ka pasok? Gusto mo bang pangulan mga bilanggo? Ikaw, sino ka? Dalitin ako dito! Bakit? Sila kayan, di mo ba kilala? Sila kayan! Di mo kilala kung sila! Captain Legazca yan! Sila kay! Sorry, sir. Sige, ayos lang yun. May ginagawa kang batino. Mga gwardiya nito, ba't hindi sila pinakakain? Eh, paano? Wala man hong iniwan sa sarento. Para sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Kakain kayo. Salamat, kay! Salamat! Johnny, mukhang walang tao dito, ah. Talagang wala. Ang janitor lang at mga preso. At hindi pa pinakakain. Ang ibig mong sabihin, tayo lang tatlong tatao rito? Ganun na nga. Baka naman, mag-a-assign sila ng ibang tao. Sana. Johnny, narito na sila. Sige, sunod na ako. Johnny. Kayo ba ang pinadala sa akin? Yes, sir. Mukhang marami sa atin ang nakalulo ng pakwan. Laurel. Sir. Saan ka dati, destino? Sa simenteryo ng Laloma, sir. May sepulturero pa tayo. Liga, mag-usap tayo. Talagang tinatarantado tayo. Mga patapo na binigay sa atin. Mukhang sakit lang sa ulo mga yan. Delikado yata tayo. Johnny, paramihan dyan, may kaso. Maswerte tayo makabuo ng strike force dyan. Bale, ipakita natin sa kanila na magagawa natin maging matino ang mga pulis na yan. Alas 5, bukas ng umaga. Dito na kayo. Yes, sir. Yes, sir. Salamat, Lakay. Mabuti pa, Johnny.
Pahinga ka muna. Kami na ni Bermudez ang bala dito. Mukha namang tahimik eh. Oo nga. Para makapagpahinga ka naman. Escobar, alam mo namang hindi ako mapakali kapag hindi ayos ang lahat. Sa palagay ko yun ang iniintay nila eh. Magkamali tayo. Teka muna dyan eh. Kung pwede ulitin ang buhay mo, gugustuhin mo ba, pulis ka pa rin? Magandang tanong yan. Ano sa palagay mo? Pwede bang makausap si Kapitan Fernandez? Sino po sila? Detective Lagasca. Sandali lang. Sir, Detective Lagasca raw, sir. Papasukin mo. At tawagin mo na tuloy si Escobar. Yes, sir. Pasok daw po kayo. Sir. Tatlong taong ka na pala sa Detective Bureau. Yes, sir. Iba na ang konti ang trabaho rito sa presinto. I only want to emphasize one thing. We expect 100% commitment and effort from you all the time. Yes, sir. Taga saan ka bang probinsya? Bigdig, Ilocos Norte, sir. Ah, Ilocano? Yes, sir. Bueno, I will assign you to follow up para naman magamit mo yung natutunan mo sa Detective Bureau. At bibigyan kita ng isang partner. Sir, tawag daw ninyo ko. Escobar, si Lagasca, ang bago mong partner. Escobar. Sandali. Dito ka muna, hintayin mo. Sige. Kilala mo ba ito? Kilala ko ito, sir. Saan ko siya makikita? Doon, sa bilyaran, sa Blooming Street. Akin to, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, ito na yung pinahanap nyo. Pahiram muna nito. Pag-aaralan ko. Pag kailangan nyo ako, nandito lang ako. Sige.
Sino sila? Ako yung kasama ni Escobar. Oo, natatandaan ko na. May kailangan sana ako sa inyo. Ganun ba? O, halika. Tuloy ka. Pasok. May dala akong pansit para sa inyo. Nabalitaan ko na paborito niyo ito. Palabok ba ito? Oo. Puto? Oo. Ang kaibigan ni Escobar, kaibigan ko rin. Merienda tayo, saluhan mo ako. Sige. Kasado na, kasado na! Kasado na, ha? Kasado na dyan. O dito sa meron. Dito sa wala. O dito tayo na, ubitawan na natin, ha? Yan! Patay niyo yung bulaw! Yan! Sige! Sige! Yan! Sige! 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 Uy! Sige dyan! Harang-harang pato! Huwag ka mo ngayon gumalaw. Ayop ka. Escobar. Tinrabaho mo raw si Bianong Ramirez. Oo, nadali ko rin. Nakakulong ngayon sa presinto. Sir, ano order nyo? Katulad na rin sa kanya. Yun lang. Matinik yun na. Nagtago sa Catanduanes. Paano mo siya nadali? Nagsawa yata sa katatago. Kaya umuwi muna sa dapitan. Ang dali mong natuto. Alam mo, magiging magaling kang pulis. Paano mo naman nalaman? Si Cosme, yung informer mo. Sino naman na may sabi nun? Si Cosme. Kamusta ang lakad mo? Mabuti naman. Alam kong pagod ka, pero pwede pa tayong mag-usap? Marami na kasing nangyayari dito sa bahay na hindi mo nalalaman. Sweetheart, maaari ba yung sasabihin mo sa akin? Isulat mo na lang. Pagising ko bukas ng umaga, saka ko na lang babasahin. Alam mo, Johnny, pag lahat ng sulat mo ay pinagdugtong-dugtong ko, makakatapos ako ng isang mahabang novela. Sweetheart, una, magbabayad na ng tuition fee ang mga anak mo sa susunod na linggo. At kailangan na rin nating bayaran ang kulang nating isang buwan sa kuryente bago tayo maputulan. Ubus na rin ang mga groceries, kailangan ko nang mamili. And in case you have forgotten, today is our wedding anniversary. I love you, sweetheart.
Happy anniversary. Happy anniversary. Akala ko nakalimutan mo na eh. Makakalimutan ko ba yun? Pasensya ka na. Card lang ang ibigay ko sa'yo. Magbabago pa ba yun? 15 years mo na akong binibigyan ng card. Hi, Nay! Hi, Tay! Happy anniversary! Nay! Tay! Blow out yun naman kami, oh! Saka naman, Tay! Labas yun naman kami! Tay! Baka mag-nut kinkol ka pa! Anong nut kinkol? Makunat! Sino bang makunat dito sa pamilyang ito? Saan ka dati naka-assign, Bermudez, bago ka napunta sa Palawan? Nasa traffic ako. Tumagal din ako noon ng ilang taon. Walang challenge eh. Kaya nagpalipat ako sa Palawan. Pare, mga pulis kami. Anong problema? Nasiraan lang ho, pero ayos na ho. Iwin yung mami ko! Ano nangyayari sa loob? Mag-asawa ho. Hindi lang ho nagkakaintindihan, Chip eh. Iwin yung mami ko! Thank you.
Kailan daw ililibig si paring Rudy? Si Rudy? Sa linggo raw na darating. Inim lang pare ha. Oh. Marami tayo ngayon. Isoy! Isoy! Oh, ano? Sikat na sikat ka ngayon ha. Para kang tinira mo. Pinakita ko lang na walang po pwedeng pumapil dito sa lugar natin. Lalo na nandito ako. Oo kaya. Bilibak siya. Diba pare? Tagay mo. Uy, salamat. Isoy, may naghanap siyang alat! Ano? Alat! Ibaba mo yan. Kung hindi, ang dulo ng baril ko, ang huli mong makikita. Ay, salamat. Dumating na rin ang pagkain. Tay, kakamin ko na huto, ah. Ah, sige. Oh, sweetheart, umpisa na natin. Sweetheart, baka mabusog kami ng mga anak ko sa dami nitong pagkain, ah. Ayaw niyo ba niyan? Eh, mga paborito niyong pagkain niyan. Oh nga, tay. Sana, laging maganda ang gising mo tuwing umaga para lagi tayong kakain ng masarap na pagkain. Oo nga naman, tay. Para hindi na kita tawagin Nat King Cole. Tumigil ka nga dyan, Jenny. Matipid lang si tatay, hindi makunat. Kaya nga nagtitipid para masunod yung mga luho ninyo eh. Yung kumain. Tay. Hmm. Pagkatapos nating kumain, manood tayo ng sine. Pagkatapos nating manood ng sine, mag-shopping tayo. Yung manood ng sine, ayos. Pero yung mag-shopping, malabong malabo. Sige, Jenny. Kumain ka na. Hoy! Waiter! Ubusin niyo na ang ice cream niyo at manunood pa tayo ng sine. O pinagbigyan na kayo ng tatay niyo, kaya pabutihin yung pag-aaral niyo, ha? At saka puro yung pag-aaral mo. Huwag ka nakalimutan. Brad, pakikwenta nga nung cheat namin. Kabo, sabi mo ni manager, ayos na yung lahat yan. Wala nang babayaran. Ganun, Brad. Pakisabi sa manager na babayaran namin itong kinain namin. Sige na, Brad. Ay, Kabo. Nagbabayad. Pambihira yan. Ano mo pagkasama ng ang pamilya? Eh kung di kasama, busog na, may sukli pa. Hindi lang sukli, may balot pa. Sweetheart, umutang pansin niya. Sweetheart? Sweetheart, ang tawagan nila. Ikaw na tawag sila sa akin. Sa akin, darling. Yun ang maganda. Sweetheart, sige na, bayaran mo na. Bayaran mo na.
O ngayon! Aba! Si Cabo! Babayad na, oh! Tayo na. Tayo na. Baka na ba yan? Tayo na. Cabo! Cabo, maaga pa! Mag-inuma pa tayo! Cabo! Tay, ang iyabang ng mga mama doon sa loob. Dapat, inupakan nyo eh. Tay, ba't nyo pa yung binayaran? Eh sabi nung mama, libre na raw yun. Eh di sana may pang-shopping pa tayo. Ikaw, puro ka nalang shopping. Kanina ka pa dyan, ha? Ah, sweetheart, mukhang nakalimutan ko yung susi. Babalikan ko lang doon. Hintayin nyo ako dyan. Sige, sakay na. Sige, sakay na kayo. Alam mo bang ganda-ganda mo? Ha? Kamaya. Brad, Brad. Ano po yun? Nakikita mo ba yung mga nakaupo doon? Oo. Pagkatapos ito, tuloy tayo kay Paring Gunding. Marami daw bebot ngayon doon. Bagong dating. Doon tayo magsaya. Sir, excuse me. Yung kasama nyo, pinatatawag kayo. Nasa toilet. Nagsusuka. Punta mo. Talaga namang mahina nang uminom to si Paring... Abel, wala nang practice kasi. Tsaka doon kay Paragunding, mga batang-bata. Ah, ganun? Hmm. Tagal na Manila. Ano kayo nangyari doon? Oo nga. Puntaan natin. Hmm. Waiter, ano ba nangyari doon sa loob? Ma'am? Customer, nagkakatuwaan lang. Ganun pala magkatuwaan yun. Susi. Teka. Tay! Ito po yung susi nyo, oh. Ito po, oh. Nakakabit ba ito doon? Opo. Kanina pa po ngayon dyan, eh. Ay, naku. Kung minsan nagiging makakalimutin ang tatay nyo. Tayo na. Sige na. Sakay na. Pinatatawag niyo daw po ako, Mayor. Ah, yung pinasasabi ko sa'yo kay Vice, nasabi mo ba? Opo, Mayor. Anong sagot niya? Aasikasin daw po niya bukas ng umaga. Ah, good. Yung dokumentong pinadadala ko sa'yo, nadala mo? Nandun po sa loob. Ah. Ewan ko, Pasko ngayon eh. Ah, ganun. Saan ang punta mo? Kay Mayor po, pinadadala lang.
Liga, sumunod ka sa akin. Sabi mo kay Judge Santiago, magkita kami bukas sa 15 ako. Ay, sandali. Yung duplikado ng mga papeles, nadala mo? Nadala ko rin ho, Mayor. Yung excuse ibang dokumento. May naghahanap pong tao sa inyo. Magandang gabi po, Mayor. Ipinabibigay po ng kumpari nyo. Ha? Talaga ang kumpari ko, champion talaga. Kailanman hindi ko nakakalimutan. Nandiyan din po yung paborito nyong alak. Abay, okay! Ay, kunin mo ito, dahil mo sa kwarto ko. Abeno, salamat na lang bata, ha? Makakalis ka na. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, ha? Okay, sige. Ano yung tsura ng buhok? Ah, may hati ho sa gitna. Pero diretso na medyo maikse. Yan yung bodyguard ni Mayor Canlas. Siya yung nakakita dun sa suspect na nagdala ng Christmas basket sa suite ni Mayor. Nakita niya malapitan yung tao. Kung ano man ang lumabas sa sketch, i-check mo kagad ang background niya sa file ng records natin. Ang ilong niya? Medyo may kalakihan. Parang ganun. Palagay ko dyan eh, may halong politikang pagkakapatay kay Mayor. Dahil dun sa lugar nila, mahigpit ang labanan. Sarento! Balikan mo kami, ha? Oo, ma'am. Sige na. Sige! Oo! Maawa! Huwag ka sisigaw! Buksan mo! Bilis! Sige, pasok! Bilisan mo! Pupunta na ako dyan. Anong impormasyon na nakuha ninyo tungkol dun sa holdup sa bahay Sanglaan? Isang pulis na taga-traffic ang mastermind. Nestor Ruiz ang pangalan niya. Isang kabo. May kaso siya. Tuwing Martes ang hearing niya sa City Hall. Pagkatapos ng bista niya, dumadaan sa kantina. Johnny, pulis din yun. Kung sa kantina natin siya huhulihin, baka magkaputukan. Malaking skandalo. Gumawa siya ng kalokohan. Mamimili pa ba tayo kung saan siya huliin? Ang hirap niya, hindi nawawala ng anay sa ating bahay.
Bat, anong oras na ba? Pasado alas 11 na. Kanina pang alas 10 ang bista nila. Dapat ganitong oras, andito na sila. Bale, hintayin-tayin natin. Waiter! Danny, yan ang mga anay. Yun lang. Sige na. Apo. Kabo, pwede ba kitang imbitahin? Kilala nga kita, Lakay. Tutuluyan mo ako eh. Alam mo pala. Sige, Kabo. Ituloy mo. Para magkaroon ka ng dimple. Lakay, baka naman pwede na natin pag-usapan to. May tala ako sa 10,000 rito. Baka pwedeng pang-ayos yun. 10,000? Kulang yun, dagdagan mo. O sige, pero dumaan muna tayo sa bahay. Magkano ba? Dagdagan mo ng 4 na sentimo. Walang labis, walang kulang, at ngayon din. 4 na sentimo? Saan ako kukuha nun? Bahala ka, ikaw mariglo. Lakay naman, wala na senti-sentimo ngayon. Walang sentimo. Oo. Wala rin areglo. Lakay naman. Sakay. You are my sunshine, my only sunshine. You make me feel when skies are blue. Dali! Duhin na tayo! Marami na tayong nainom eh! Alam mo, Escobar, nakakaya mga pulis nakainom. Alam mo, Escobar, ang kinasasama ng loob ko, 15 taon na ako sa departamento. Ano nangyari sa akin? Hanggang ngayon, sa rento pa rin ako. Alam mo na naman yun. Palakasan eh. Di ba? Palakasan? Escobar, ang hirap niyan. Yung palakasan na yan, lumang sistema na yan. Yung mga dinapurak ng lintik na yan. Yung mga palakasan na yan. Yung mga ibang napopromote dyan. Sila pa ang gumagawa ng mga katarantaduan. Tama. Wala mang silbi sa ating lipunan. Tama, tama. Kung ako lang masusunod, Escobar. Sila kay pala yun. Huwag na natin lapitan. Baka tayo papagbalingan. Tara na. Abulog! Yan si Commander. Sweetheart! You'll be there between its line of fame and glory. You're the best thing that ever happened to me. Sige, my best thing. Umuwi na tayo. Sige, Johnny, sige. You'll be there between its lines
of fame and glory. You're the best thing that ever happened to me. Honey, you're the best thing that ever happened to me. Ako pinaliringgan ninyo. Tay, pinabilib niyo ako kagabi. Bigay na bigay kayo. Long playing na long playing. Tay, ba't di kayo sumaya sa tawag ng tanghalan? Hoy, wag! Baka makalimbang! Anong wag? Disintonado kayo, Tay! Pare-pareho naman kayong disintonado, eh. Kulang lang ako sa ensayo. Hindi, Tay. Talagang hindi kayo pwede maging singer. Hayaan nyo ang kajumidas maturan. Lily June, hindi nga magaling na singer ni Tay nyo. Mahusay naman siyang pulis. Oh, kita niya na. Oh, kaya na. Ano, may problema ka? Anong problema mo? Amo, itatanong ko lang po sana kung ibinebenta niyo yung barilyo. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ho. Birthday lang ho kasi ng kabarkada ko eh. Naipangako kong re-regaluhan ko sa... Baka pwede na lang ho ibenta sa akin yun ho. Walang yan to ah. Buti pa, umalis ka na. Baka arestuin pa kita. Basag ka ba? Kung ayaw mo ipagbili, aarborin ko na lang. Ano? Talaga ba nang iinis ka? Hindi ho. Dahil pag nainis ako, pulis ang binabaril ko. Sandali lang ha, babalik ako. Tapang na ang tarantado niyo na. Tumitira na ng pulis. Tayo na hinahamon niya. Patraidor nilang binalatan. Yung dalawang pulis na naka-duty sa Delpan. Hindi nilang kabunot ng baril. Ang mabuti pa, Escobar, kunin mo lahat ng impormasyon ng homicide tungkol kay Waway. Pati na yung report ng intelligence. Sargento. O bakit, Ferdy? Sir, yung pong itinip namin sugalan sa Sampaloc, operational na. Pwede na kong raiden. Kakailanganin muna natin ang clearance kay General. Escobar, ikaw na ang bahala ron. Bumuo ka tuloy ng isang grupo. Mga kasama, pwede niyo ba kami samahan nang wala kaming sabit? Alihuli, kumusta na? Ito, medyo nakakabawi. Mabuti naman. Oh, huwag kayong matatakot, ha? Libre tayo. Wala tayong huli. Opa, wala pa. Huli ang laro, ha? Sige. Gusto niyo ba mag-snack? Padadalang ko kayo? Sila na lang, ayoko. Salamat. Pagbutihin niyo ang laro, ha? At na makabawi. Hoy, Pong! O, saan kayo pupunta? Uwi na, talo eh. Babalik kayo, ha? O? Ate kayo. O, ano, Adeline? Buenas ba? Eto, ano nanalo? Kayo. Pag naubusan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Open kayo anytime, ha? Okay. Sige. Mr. Sarah! Ay, mare. Kumusta na? Sige na. Naku, mukhang nananalo, ha? Alagaan mabuti si pare, ha? Alagaan naman ako ni mare mo, eh. Okay. Ano yun? Wala yun. Baka may nagkakatuwala sa ibaba. Pare, tignan mo nga. Hold! Civil! Baka hindi niya kilala may ari nito! Sila! Sila ka yan! Tutuloy ka yan! Ano ito? Ready to, mga misis. Kung yan bang paghahalo ninyo, nag-aalaga kayo ng bata sa bayo, pakikinabangan pa kayo. Akala ko ba walang raid dito?
O, dalhin natin ito sa presinto. Teka! Teka! Baka hindi mo alam kung kanino kami nakatimbre. Mrs., pintuan lang alam kung may timbre. Biloso po ka, ano? Sino bang pinagmamalaki mo? Wala naman. Isa lamang yung mataas na katungkulan sa City Hall. Ah, ganun. Kung gusto mo, pati City Hall, dalhin mo rito. Alam mo, Lakay, hindi mo dapat ginalaw ang pasugalan na yon. Palagay na nating tama ka. Pero doon sa mga taong sinagasaan mo, mali ka pa rin. Yan nga ang hirap, sir. Hindi nawawala yan sa mga tao na kaupo sa taas, eh. Tsaka ang isa pang kinagagalit nila, pati Rose City Hall, pinadadala mo rin, eh. Sumunod ka na lang sa Agos. Hindi bali na, sir. Ayan mo nang isang buwan ako rito kaysa makiloko ako sa kanila. Okay, Johnny. Habang nandito ka, i-assign kita sa security and recovery. At malaki maitutulong mo sa akin doon. Thank you, sir. Pasensya na kayo. Bigla-bigla ang dating nyo, eh. Oh. Pulutan. Parang Tonyo, bilib ako sa iyo dito sa napili mong hawla. Wala na makakita ang tao sa iyo rito. Tahimik pa. Paanong hindi tatahimik yan? Puro nananahimik na rin yung mga kasama niya. Eh, magbuhat nung ma-wanted ako. Nagtago na ako rito. Siya nga pala, ba't ba bigla-bigla ang punta niyo rito? Alam mo kasi itong si Parang Nardo, nakayari ng dalawang pulis. Ngayon, makikiusap sana kami sa'yo kung maaari. Hanggat mahinit sa labas, eh, dito muna siya. Ariglado, walang huli rito. Ano yun? Sandali lang. Titignan ko. Sigurado ka ba dyan sa kausap mo? Oo. Matagal ko nang kilala yan. Mga polis! Paano
inyo, sir. Johnny, konting ingat. Baka sumabit ka na naman. Mabalik ka na naman dito. Mabuti na yung walang ginagawa, sir. Walang sabit, kaya lang wala rin accomplishments. Ingat ka lang, para hindi ka na uli matapon dito, Johnny. Lagas ka! Baka pwede kang makausap sandali. Ikaw pala ang tinatawag na lakay. Tandaan mo lang ang mukhang ito, ha. Ito ang tumitimbog ng mga pulis. Oo, tatandaan ko. Dahil sa... baka sakaling dumating ang araw, yang mukhang yan, malagyan ko ng dimbol. Mamili ka na dyan, pare ko. Kagaya nito. Ito ang tinatawag na German Luger. Umulan man o umaraw. Kaya lang eh medyo mahirap ang bala. Ngayon, ito subok na ito sa gera. Ito ang 45. Malakas ito. May shocking power. Kaya lang eh kapag medyo may depekto ang bala mo, ayaw bumangba. Ah, ayoko. Pero ito, ito pare, ito ang pinakamalakas. Ito ang Magnum. Pag tumama ito, ganito kalaki butas. Kaya lang mahirap tumama. Tsaka mahirap din ang bala. Eh, ayoko rin yan. Press, ito sigurong gusto mo. Ito ang tinatawag na detective positive. Ito kahit hindi ka marumbo maril, basta't itinutok mo, tama. Magaling na baril yan. Oo, huwag mo itutok, baka makakalabit yan ang kapwa mo demonyo. Ano? Hindi ba, Domingo ba pangalan mo? Hindi. Huwag mo itututok yan, delikado. Maski walang bala yan. Wala nga. Bala? Merong bala kung bala gusto mo, ito. Ayan, marami yan, magsasawa ka riyan, oh. Mga bago pa yan. Yan ang walang bintis. Makikintab nga eh. Oo, basta itinutok mo yan, tama ang kalaban. Magkano ba to? Ang benta ko dyan eh, 1,200. Ngayon, bilang kaibigan kita eh, 800. Ganun ba? Oo. Salamat, ha? Teka, pare. Hindi sinasalamat yan. Binabayaran yan. Magpapaputok lang ako. Target. Sige, doon sa labas. Pero pare, pag-ingatan mo yan. 6 na napapatay niyan. Ganun ba? Di ikaw na pala pampito. Nerds, andyan na. Boy, ikaw ba ang anak ni Sargento Lagasca? Opo. Fred, mauna na kayo. Mayroong gustong kumausap sa'yo. Sandali lang. Bakit ho? Nerds, ang anak ni Lakay. May gusto lang ako ipasabi sa tatay mo. Ano ho yun? Sabihin mo sa kanya, papalapit na ng papalapit sa kanya si Waway. Eh, ba't hindi ko kayo magsabi sa tatay ko? Pilosop po ka, no? Sabihin mo.
Sino ka? Bakit aali-aligid ka sa bahay ko? Si Lily Juno, yung anak niyo. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Dadalawin ko lang ho sana. Tay! Diba? Si Reneo yan, yung kaibigan ko. Uli-uli. Huwag kang hihinto ng alanganin, ha? Opo. Mag-usap lang kayo sandali. Pagkatapos, pumasok ka agad. Sige ho, itay. Rene, pasensya ka na sa tatay ko, ha? Mainit lang ang ulo. Kasi may nangyari sa kapatid ko, eh. Ayos lang yun. Halika, tuloy ka muna. Hindi na, sa ibang araw na pag hindi na maiinit ang ulo ng tatay mo. Bahala ka. Ito ang magdamag mong trinabaho? Yes, sir. Trabahong tamad ito, ha? Eh, uulitin ko na lang ho, sir. O, ulitin mo. Ayon? Oo. Sigurado ko. Escobar. Mainit ang ulo ng lakay. Nasabon ako eh. Pasensya ka na. May nangyari kasi sa anak niya eh. Ayos lang sa akin yan. Hello, Presinto Dos. Magandang araw po. Oh, Sarento sa inyo. Lagas ka po ito. Magalang ka pala, lakay. Baka kung malaman mo kung sinong kausap mo eh, mawala ang paggalang mo. Si Waway ito. Hayop ka. Pati bata pinapatulan mo. Nakarating na pala sa'yo. Yun nga ang gusto ko eh. At para malaman mo, bilang na ang araw mo. Dahil isinusuka ko kayo mga pulis. At siya nga pala, kasama ka sa listahan ng mga pulis na mamatay ko. At huwag na maikalalaki ng ulo mo. Number one ka sa listahan ko. Mabuti naman. Ako ba, lakay? Number one din sa listahan mo? Wala ka sa listahan ko, Waway. Dahil sa kakaning itik ka lang. Ano kakaning itik? Para sabihin ko sa'yo. Marami na akong pinatay na pulis. Doon sa Galpan, akong pumatay doon. At doon sa Baryo! Hello? Hello? No! And every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart. Alam mo, Nora, napakadali lang na ipagagawa ko sa'yo. Kakaibiganin mo lang si Sargento Lagasca. Siguradong matitipuhan ka nun. Kapag nakuha mo na yung tiwala niya, iseset up natin siya. Hindi ba delikado ang pinapagawa mo sa akin? Delikado? Kung mali ang pagkakagawa, malaki ang atraso sa akin ni Lagasca. Kaya kailangan tulungan mo akong makaganti. Kinakabahan ako sa pinapagawa mo sa akin. Pero, subukan ko. Huwag mong subukan! Gawin mo! Kumukulo na ang dugo ko sa kanya. At tandaan mo, ikaw at ako lang ang nakakaalam ng plano ko. Kapag nakarating ito sa iba, siguradong ikaw ang nagpasingaw. Hayaan mo pangako ko. Walang makakaalam dito. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Para walang problema.
May tawag ba ako? Wala, Sarge, eh. Sarge, sandali. Ah, Miss! Si Sargento Lagasca. Sarge, kanina pa kayo hinihintay niyan, eh. Sarge, kanina pa ako nag-aantay sa iyo, eh. Tungkol saan? Meron ko sana ako ire-reklamo sa inyo. Dito lang sa complaint desk. Sarge! Sarge! Sarge, sandali lang. Ano bang reklamo mo? Tungkol dun sa kapatid ko. Tatlong araw na kasing nawawala, eh. Miss, hindi ko sakop ang kasong yan. Ang mabuti pa, kausapin yung Sargento Dimes. Pero Sarge, ganito ho yun, eh. Hirap na ako nakakaisip kung sinong maaari kong lapitan. May nakapagsabi ho sa akin na kayo ang pwede kong puntahan. Nakakahiyaman, eh. Naglakas loob akong hanapin kayo. Sarge, para niyo ng awa. Pagbigyan niyo na ako, kayo na humawak ng kaso. Oo, sige. Salamat, Sarge. Totoo? Salamat. At saka, kung pwede, doon na lang tayo mag-usap sa club na pinapasukan ko. Para mapaliwanag ko sa inyong lahat. Kasi mahuhuli na ako, eh. Kanina pa ako nag-aantay sa inyo. Hello? Hello, pwede makausap si Johnny? Johnny Lagasca? Sabihin niyo, Sinora. Sandali lang. Sweetheart? Telepono. Hello? O, Nora. O, bakit dito ka sa bahay tumawag? Sige, pupunta ako. Sino yun? Bakit tumawag yung babaeng yun dito? Alaga mo yun, oh. Teka muna, anong alaga? Si Nora yun. Nagtatrabaho sa isang club sa may Santa Cruz. Tingnan mo, babae mo nga siguro. Hindi ko babae. Maaring maging kontak ko. Para malaman ko kung saan nagtatago si Waway. Ginagamit mo pa ang Waway na yan para pagtakpan ng kalokohan mo. Hi! Oh, kumusta ka na, Johnny? Salamat naman nagbunta ka rito. Maupo ka. Meron lang akong gustong linawin si Honora. Nung nagkakilala tayo sa presinto, hindi ka pumunta rin para magreklamo.
Doon pa lang nagduda na ako sa'yo. Dahil hindi ka pumunta sa complaint desk, ako inintay mo. Nagtanong-tanong ako. Sabi nila, ikaw raw ang hanapin ko dahil mas madaling mo ako matutulungan. Hindi totoo yan. Sino nagpapasetup sa akin sa'yo? Magsabi ka at magtulungan tayo. Baka hindi mo alam ang pinasok mo yan, mapahama ka. Johnny, hindi kita maintindihan eh. May nagbabanta ba sa buhay ko? Baka ginagamit ka lang niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo eh. Kumalas ka na sa plano hanggat maaga, Nora. Bibigyan ka namin ng proteksyon. Eh, Johnny, wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kung magbago isip mo, alam mo kung saan ako tatawagin. Mag-iingat ka lang. Bakit? Anong problema mo? Tungkol dun sa pinapagawa mo sa akin. Siguro, mukhang mahihirapan ako eh. Ano ibig mong sabihin? Parang hindi ko magagawa ang gusto mo mangyari. Huwag mong sabihin kumakalas ka sa usapan natin. Hindi naman sa ganun, Nardo. Kaya lang, bigyan mo ko ng sapat na panahon. Hindi basta-basta ang pinapagawa mo sa akin eh. Ano ba na, Arto? Nasasaktan ako eh. Dali-dalian mo lang, ha? At baka mainip ako.
Nabigla ka, usap kita, huwag mo ko lalaman! Lance! Lance! Huwag! Babae yan! Mag-iskandalo tayo! Pinakikialaman mo ko. Hindi naman sa ganun makakiskandalo lang tayo! Pinakikialaman mo ko? Pangyalan mayroong matanda! Brad! Pangyalan mayroong! Pangyalan mayroong matanda! Brad! Tama na! Tama na! Hindi ka muna sa taas. Mag-inom man tayo. Parang wala naman yung init ang ulo mo, ha? Hindi ka nasabi. Pati yung matanda, pinapatulan mo. Talagang nag-iinit ang ulo ko kapag pinakikialaman ako. Lalo-lalo na kapag nalalaman kong niloloko ko. Pinapatay ko. Bermudez, tignan mo nga kung anong oras na. Alas 10 na. Mag-iisang oras na pala tayo dito. Mabuti na yung nauna tayo rito. Hindi natin alam kung mapaga ang dating nila. Teka, Johnny. May naririnig ako. Sanjeev, pampasayero. Pakipalit nga. Nagpapapalit ng bariyan, Chuper. Oh, salamat. Yun, palis na. Teka, makapagkape uli. Ubus na pala itong kape. Paano hindi mauubos yan? Ang lakas mong magkape. Hindi ka ba nininerbiyos? Kaping barako yung iniinom mo. Teka, sandali. May dumarating na taxi. Teka. May pasundyat ang kotse. Bumaba yung babae sa kotse. Papuntang taxi. Hoy, babae! Labas! Lumabas ka dyan at mag-usap tayo, ha? Bakit ba? Sino ka ba? Kapalang mukha mo! Hinatak yung babae sa taxi. Sinampan. Yun, nagkakagulo na. Ano ka pala mukha mo? May itsura ka pa naman! Eh, bakit ka sumasama sa asawa na? Sino ba ba? Asawa ko pa, ha? Nay, tigit! Eh, ba sabi niya wala niya asawa? Umaawat yung lalaki. Ha? O, ba't ako mabubugin mo? Ito kasi ako mahilig! Sinampan, ang tapang ng babae sa kotse. Aba, magbusog pa ng asawa ko, ha? Iuwi mo na yan! Tama na! Tama na! Dito! Ang sabi ko ba yung asawa mo? Dito! Tama na, sweetheart! Tama na! Tama na, magkita, sweetheart, eh! Dito, tama na! Tama na! Tama na! Yun, yung babae sa taxi nakalis na. Pilit tinatak ng babae sa kotse ang lalaki. May babae ka, ha? Ni, hindi ko naman talaga kilala yung babaeng yun, eh. Maniwala ka sa akin, ikaw talagang mahal ko. Ayun, naisakay rin. Ayun, paalis na. Palagay ko yung babae sa kotse, asawa niya lalaki sa taxi, nabuko. Kaya mag-iingat ka. Baka mangyayari siya yun. Teka nga, bakit palagi ako nakikita mo? Johnny, sigurado ka ba dito nagpapakarga ng gasolina sa Waway? Yun ang sabi ni Magno. Tuwing pupunta ni Waway ang babae niya sa Antipolo, dito siya nagpapakarga. Ano yun? Isang hagad. Nagpapakarga ng gasolina. Kompleto ba ito? Kompleto yan. Nagtilensya pang hayop.
Nakipagkwentuhan pa ang tinapurak ng lintik. Naku, pag hindi umalis ang hagad na yan, at nakita ni Waway, baka hindi na magkarga dito ng gasolina yon. Mabubulilyaso ang presyo natin. Salamat. Aha. O yan, papalis na. Ito na siya. Yan ang taxing sinabi sa akin ni Magno. Boss Ilano. Sige, punayin mo. Why? Ihilang muna ako. Dali-dalian mo lang, ha? Oo. Pwede mo magtanong? Ah. Saan ba siya dito? Doon ako, sa likod. Salamat, ha? Sige, ha. Bumaba ng taxi si Magno. Naiiwan si Waway. Tayo na. Pasukin na natin. Tara. Escobar, Bermudez. Maari ba? Arbor ko na ito. Kumusta ka, Lakay? Long time no see, ah. Ano bang atin? Ewan ko ang sayo. Pero ang sakin, gusto kong burahin ang mukha mo sa isipan ko. Marami kang pinatay na pulis. Lakay naman, masyado mo naman dilibdib yung sinabi ko. Areglohin na lang natin. Madali naman akong kausapin, eh. Kita kakausapin pa niyan. Tinapurak ng lintik na yon. Dapat siyang mamatay. Pati kabaro natin pinatay niya. Nasagot ko na ba ang tanong mo sa akin kanina? Matunog ng matunog ang pangalan ni John. Pero hanggang ngayon, kapitan pa rin. At dito pa itinapon. Oo nga. Sa lahat ng presinto, hindi pa ba sa major ng commander? Alam mo, kinakailangan pagbutihin natin dito. Itayo natin ang tignitan ng presintong ito para mapahiya sila. Pagosa. Nasa loob. Kanina ka pa hinihintay. Sir. Agaran. Eh, nasa hawla pa rin hanggang ngayon yung dalawa, sir. Ayaw talagang papiyansahan. Ilan din sa kasamahan natin ang nakulong dahil kay Lagasca. Pero ito ng pagkakataon para may pagiganti natin sila. Dapat nang gumanti na tayo.
Si Lagasca ngayon ang bagong precinct commander ng 5. Chuck, buhulusok yan. Ready to radio nang gagawin yan. At ito naman ang gagawin natin. Sasabayan lang natin siya. At habang sinisibak niya ang mga tarantado doon sa tourist belt, uupakan naman natin siya. Swerte siya pag nalinis niya yung tourist belt. Bago natin siya mapuruan. Wala na siyang pwedeng suruhan. Wala nang ligtas na lugar para sa kanya. Sir! Si Lakay! Nasa dyaryo. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Mukhang makapal ka ngayon, ah. Medyo kumita lang ng konti, pare ko. Pero mahuli ito ng madalas pag nawala na ang tinik sa lalamunan namin. Sino bang tinik ang sinasabi mo? Si Lakay. Pero malapit na siya tumahimik dahil maganda ang binabalak sa kanya ni Zaragoza. Konting panahon na lang ang ipaghihintay namin. Oh. Ang bagal-bagal mong ininom. Sinabi ko naman sa inyo, paldo tayo ngayon. Pero ano ba kasalanan ko? Wala naman kasalanan eh. Ginado na tayo mag-usap. Bakit? Ito. Ito pang dalawa. Sige na. Sir. 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 Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Magkaintindihan tayo para walang samaan ng loob. Jurisdiction ko na ngayon ang lugar na ito. Kaya may pakiusap ako sa inyo. Habang nandito ako, itigil nyo na yung mga katarantaduhan ninyo. At para hindi tayo magkabanggaan, mabuti pa umalis na kayo. At doon naman sa mga matitigas ang ulo, pwede kayong mamili sa dalawang bagay. Kulungan o sementeryo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Parang galing sa ilong. Opo, sir. Opo, sir. O, sige, yun lang. Sige. Sir. Oo. Sa bagay ho, matagal na ho akong nagpaplano umuwi sa probinsya eh. Pero may problema ho eh. Anong problema? Wala ho akong pamasahe. Oo, magkano abutin yun? 100 lang ho, sir. Dinaga mo pa ako, dinapura ka na lintik ko. Oh. Maraming salamat ho, sir. Sige. Sir, sir! May sasabihin ho ako sa inyo. Ano yan? Baka ho makatulong. Sige. Tungkol sa plano ni Zaragoza. Alam mo, Zaragoza, hindi ka marunong pumili ng kalaban, pero marunong ka pumili ng kasangga. Talagang wala akong magagawa kay Lakay. Inipit niya lang kami. Lahat siguro ng tao takot kay Lakay. Ako lang siguro hindi. At alam ng karamihan, ipasasalvage kami lahat. Pili sa mga bata ko ang pwedeng tumulong sa'yo. At sigurado mag-isip si Lakay kung sinong bumakap sa'yo. Sa bagay, hindi na natin magiging problema yon. Dahil bilang na ang araw niya, at ang maganda pa ron, sa mismo niyang teritoryo, doon natin siya tatapusin. Sa presinto. Maiwan kayong dalawa rito.
Mga sundalo! Lakai was promoted on the spot to police major by then Lieutenant General Fidel V. Ramos for outstanding performance as commander of Station 5, Ermita, Manila, on January 1, 1983. Shortly thereafter, he was again promoted on the spot to police lieutenant colonel for his exceptional performance as chief of detectives of the Western Police District. Lakai was again promoted on the spot to police colonel by then chief of the PCINP, General Renato de Villa. He finally retired from the Western Police District and the service June 24, 1989, on his 60th birthday.